sa puso lamang makikita ang tunay na yaman. Tapi! Cash! Gusto lang sana kitang makausap tungkol dun sa kahapon. It's okay. You don't need to explain. Tope, yung totoo niyan. Stop! Let's go! Ma'am, gotta go. OMG. Marga, you have to look at this. Nandi ka sa page ng Maxwell. How dare them! Lagot sa akin yung nagpasimula niyan. There's no need to be mad, Marga. Hindi ko totoo naman yung sinasabi nila. You're just an extra sa party ni Cassie. Ano na ba kasing nangyari sa pinagmamalaki mo noon? Akala ko ba mas engrande yung magiging party mo kaysa kay Cassie? Turns out, makikisabay ka lang pala. Ano, drawing lang? Hindi ako nakisabay! That party was mine! Pero sabi nila kay Cassie yun. At sino naman nagsabi? Nobody could claim that, kundi si Cassie lang. I guess iba talaga kapag Mondragon, no? Iba talaga yung birthday ni Cassie. Ang elegant. Bagay na bagay sa kanya. Siya kaya yung prinsesa ng mga Mondragon. Prinsesa ng mga Mondragon. Kapal din ang mukha mo, no? Marga, ayaw ko ng gulo. Ayaw mo ng gulo? Pero ikaw yung napakalat na extra lang pala ako sa party nating dalawa. Diba sinabi ko sa'yo, alamin mo yung lugar mo! Alam ko yung lugar ko, Marga. At yun ang hindi magpakababa kagaya mo. Wala ka ibang ginawa kundi mabintang. At ako pa yun ang bibintang. Eh kung sabihin ko kaya sa buong Maxwell yung sikreto mo, tingnan natin kung magugustuhan ka pa nila. Cassie, anong sinasabi ni Marga? This is going to be fun. Cassie, huwag mo na yung pansinin si Marga. Papansin lang. Papansin? At ako pa yung naging papansin. Okay. Hi, everyone. I just wanna make a very special announcement. Gusto ko lang malaman nyo lahat, Marga! Na Mondragon si Cassie. Hindi siya anak ng lolo ko. Marga! Marga, what are you doing? Hi, Christoph. Narinig mo ba yung sinabi ko? So guys, from now on, please refrain from calling her Miss Mondragon because she's just a fake. Marga, please stop. Hindi mo kailangan ipahiya si Cassie. Nagsisinungaling ka lang, Marga. Palibhasa, di mo malamangan si Cassie kaya sinisiraan mo siya. Ginawa mo na to noon, Marga. Hindi ka ba nagsasawa? Ayaw niyo talaga maniwala sa akin, no? Eh, bakit hindi niyo tanungin yung kaibigan niyo? Total, alam naman natin na hindi kaya magsinungaling ni Cassie, di ba? Tingnan natin kung ano yung isasagot niya. Marga, let's go. Ano ba? Bakit mo ba parati pinagtatanggol si Cassie? Bakit? Kayo ba? Marga, hindi ka nakakatuwa. Hindi rin naman ako magtataka. Nagmana lang naman siya sa nanay niyang marunong babae. Marga, one more word about my mother. Hindi ako magdadalawang isip na imbato to sa'yo! Eh, di imbato mo! You being so defensive about it just proves na hindi ka talaga tunay na Mondragon.
na inako ka lang na lolo ko pagkatapos mabuntis ng ibang lalaki yung nanay mong marumbe. Matagal na akong ginugulo ng konsensya ko dahil sa pagtatago nito. Pero tama itong naging desisyon ko. Hindi na dapat pang malaman ng sino man ang ginawa ko. Lalo lang magugulo ang lahat. Those losers to stop staring at me. I can't, Marga. Yung ginawa mo kanina, that was really foul. And sick. You don't make fun of rape. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ko nga alam. Hindi ko alam na rape victim pala si Tita Romina. Kung alam ko, I would have played my cards differently. I doubt it. I know you, Marga. Anyways, I've gotta go. Ako lang madami pa sa kanigaan mo. Same here. O, kumusta? Atan, ano pa bang ginagawa mo dito? Akala ko ba hindi ka na dito nagtatrabaho? Dito na ulit ako nagtatrabaho. Ligtas ko ba naman buhay ng tatay mo eh. Kahit anong hilingin ko doon, bibigay nun. Ano ba talaga plano mo, Alvin? Bakit bumalik ka pa dito sa Maxwell? Secret. Ayos ka lang? Family problems. I think I need a drink. Gusto mo sumama? I need some company. Judge mo din ba ako tulad nila? Dahil sa ginawa ko kay Cassie? No. Just trying to see kung ayos ka lang. Pinag-usapan ka ng lahat eh. Bakit sila tingin mo sama ako? Gusto, hindi ko naman alam. Hindi ko alam na infected si Tita Romina. Hindi ako ganun kasama. My God. Regardless, di pa rin tama yung ginawa mo. I just wanted to feel special again, Christoph. Yung ako lang yung Mondragon na kilala nila. Ina-admire. Naiingitan. Yun lang naman yung gusto ko. Yung bumalik lahat sa dati. Mabawi ko lahat. Inagaw sa akin ni Cassie.
Juice, please. Tsaka may kumaka to. Ano po ginagawa niyo dito, Lolo? Nanay mo, asan? Wala pa po eh. Nasa work pa po sila. Ay, naku. Yung mga magulang mo talaga. Hindi ka dapat nila iniiwanan dito mag-isa. Pagkatapos anong nangyari? May security naman, Lolo. Upo ka muna. Salamat. Eh, kahit na. Oh, kumusta ka naman? Okay naman. I just try not to think about it. Sigurado ka, ha? Parang balisa ka yata, eh. Saka parang namumugtoy yung mga mata mo. May nangyari po kasi kanina sa school. Ano? Inaaway ka na naman nila, Marga? Not exactly, but I can manage. Siguraduhin mo lang, ha? Kasi kapag nalaman kong inaaway ka na naman nila, maliligtikan talaga sila sa akin. Actually, Lolo, may nalaman nga po ko kanina, eh. Tungkol kay Tita Romina, totoo po ba na na-rape siya dati? Sino nagsabi sa'yo nito? Si Cassie po. Alam niya na ang totoo. So, totoo nga po na anak ng rapist si Cassie? Yun ang sabi nila. So, when did that happen? Nakwento na po sa akin ni Mommy na naging girlfriend ni Daddy si Tita Romina dati. So, did it happen before or after their relationship? Huwag mo na lang sabihin sa nanay mo. Daddy mo at ang Tita Romina mo ay dati magkasintahan. Kaya hindi natuloy yung kasal dahil nga na-rape siya. Bakit? Hindi po ba sumipot si Tita Romina? Ang daddy mo ang hindi sumipot. Nagawa niya yun? Marga, medyo kasi magulo yung mga pangyayari na yun at naguguluhan ng daddy mo. Eh, dahil wala din namang ebidensya, wala namang testigo. Still, bakit hindi siya naniwala kay Tita Romina? Marga, may isa kasing ebidensyang lumabas na may kasama daw na lalaki si Romina ng gabing nangyari yon. Kaya kapag ganyan, siyempre magdududa ka kung talagang ginahasa ba si Romina o hindi. Marga, hindi masama ang daddy mo. Sinalba niya lang sarili niya sa pagdurusa. Dahil hindi naman talaga malinaw kung anong totoo. At kung hindi nangyari yon, hindi sila nagkatuluyan ng mami mo. At wala ka sana ngayon. Ang ibig sabihin po nito, ma'am, may pumasok pong bagong ebidensya na may isa pang CCTV footage na nakuha. Pero bakit binura sa original document? Baka po kasi nagkamali lang, kaya binura. The manager, Daisy. Hi, I'm Miss Romina Mondragon. Thank you for accommodating me on such a short notice. Oh, it's no problem, Mrs. Mondragon. Ano po may tutulong ko sa inyo? Nagpapakasakali lang ako kung may nasantabi kayong CCTV footage nyo. Matagal-tagal na rin ho kasi nangyari. So I'm just hoping kung may kopya kayo. 16 years ago? Teka. Ito yung tungkol sa rape case that time? Alam niyo ho tungkol doon? Oo. Kasi lahat ng pulis nagpupunta dito tanong ng tanong. At humiipan ng kopya ng CCTV footage for evidence. Kaya ako nga natatandaan eh. Lahat ng establishments dito, hinihian nila. So, ibig niyong sabihin, nagbigay kayo ng kopya sa mga pulis? Yes! Original copy ang binigay ko. Miss Daisy, will you just excuse me for a moment? I'll just make a call. Okay, sure. Go ahead. Hello, Jude? Tanong ko lang, sa files nyo sa presinto, ilang CCTV footage ang naitabi niya tungkol sa kaso ko? Nire-review namin yun yan, Ate Romina, pero sa records ng custodian, isa lang eh, yung pinakita din namin sa inyo. Bakit, Ate? Walang
yung pangalawa? Sa record ng custodian, iisa lang talaga eh. Bakit mo kausap si Romina? Ano na naman daw? May tinatanong siya tayo tungkol dun sa nawawalang ebidensya. Nawawala? May nakuha daw na CCTV footage ng presinto na may kinalaman sa kaso ni Ate Romina. Pero wala sa records eh. Mabuti pa nga eh, tulungan mo na. Para matapos na yan, kawawa naman siya eh. Yan nga yung ginagawa ko na eh. Anong tulong? Bakit siya tutulungan ni Jude? Dagdag lang yan sa mga trabaho ni Jude. Kulas, para namang hindi ka dating polis. Eh, di ba dapat ang polis ang unang laging tumutulong? Oo, tutulong! Sa mga tamang tao. Eh, si Romina, mayaman naman yan eh. Kaya-kaya bayaran ng isang investigador. Hindi na dapat gambalain pa si Jude. Give him everything that he wants. Hindi na matatagal. Kunin ko lang yung pera. Oh, come on. Humor me. Kahit sandali lang. Sige, baka magbago isip ko. Sige, beer. Beer lang. Tatry mo na. Okay po. Tsaka si Charong Bulaklak. Okay. Masa siya, ano ha? Siya magabayad ha? With pleasure. Mine's the usual. Mukhang grabe yung away niyong mag-asawa. Grabe ba? Actually, hindi naman ang asawa ko. Si Daddy. Tatanggalan niya daw ako ng mana. Dahil sinabi namin ang sekreto nila kay Marga, kaya nalaman ni Cassie. Grabe nga yun, ha? You know, this is all your fault. Teka, ba't ako sinisisi mo? Hindi ko kasalanan madaldal yung anak mo. Kaya mo ba ako sinama dito para sisingin ako? Kasalanan mo naman talaga eh. Kung nag-iingat ka sana, hindi sana hindi na pumunti si Romina. Wala sana akong problema ngayon. Kung alam mo lang. Kung alam ko lang, Alin. Wala. Anong wala? Come on, sabihin mo na. Ano ba talaga nangyari nung gabi niyo? Spill the details. Wala nga. Ano nga wala? Ano ba gusto mo malaman? Lahat. Gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari nung gabi niyo. Dad. Isang ano, crispy pattern. Ano ba ito? Ano? Nakalagay nila po sa loob. Hi, Daddy. Hi. Dumalaw po kanina si Lolo. Sayang hindi niyo inabot. Bakit daw? Dumadalaw lang. Oh. Ang mami mo? Wala pa po eh. Hindi ka ba niya sinundo sa school? Actually, sabi ng guard kanina, dumating na daw siya. Pero umalis daw kagad ulit. Hinintay ko nga po siya eh, pero hindi na po siya bumalik. Dahil ang sisig. Wait. Ang dami mo nang nainom. You're still not giving me anything in return. Oo nga pala. So, malaman niya nangyari. Ito kasi yon. Paano ba yan? May istorbo. No, no. It's okay. It's nothing. Go ahead. Ivan! Ikaw, akin na nga! Asawa mo ba ata to? Sagutin ko kaya? Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin yan! Don't you dare! Eh, gusto mo rin naman ako ilaglag, di ba? Iniuunahan na kita. Ano ang pinagsasabi mo? Pero akala mo, hindi ko alam ang ginagawa ko kanina. Nire-record mo yung usapan natin. Ayan, no? Wala yan. Baka napindot ko lang yan kanina. Tsaka bakit mo kita ilalaglag? Pag nilaglag kita, parang nilaglag ko na rin sarili ko. Ito nga. Buti alam mo. Hindi ako aangahangan dahil ang alam mo kanila. Subukan mo lang ako, traitor eh. Guguin mo yung pamilya. Unang-una na doon yung asawa mo.
Carlos? Hello, Daniela. Nasaan ka ba? Gabi na, hindi ka pa umuwi. I'm sorry, may dinaanan lang ako. Pauwi na rin ako. Andali. Bakit maingay dyan? Nasa bar ka ba? Anong bar? Wala. Baka nadaanan ko lang. Sige na, I'll call you when I'm near. Oh, teka. Bayad. Makalimutan mo. Iyon mo na yung sukli, ha? Cassie, ang ganda naman yan. Pero parang iba sa pinipaint mo dati. Ganun po ba? Cassie, anak, may bumabagabag ba sa'yo? Kasi nagre-reflect sa gawa mo ang nararamdaman mo. Sorry, Mama. Hindi lang pong wala sa isip ko yung nangyari sa inyo eh. Anak, huwag mo nang isipin yun. Pero, Mama, parte po ng pagkitao ko yung nangyari sa inyo. Kaya po hindi ko maiwasan na magtanong sa isip ko. Anak, ano bang gusto mong malaman? Kung nahuli po ba yung bumanon sa inyo noon, saan po siya nakakulong? Alam niyo po ba yung tungkol sa akin? Hindi siya nahuli. At wala rin akong maalala sa nangyari sa akin. Hindi ko alam kung sinong gumahasa sa akin. Anak, sinubukan ng pulis na imbestigahan. Kaso wala silang makuhang ebidensya na makapagturo kung sino. Sorry, Mama. Kasi bakit ka nagsusorry? Sorry po kasi nangyari sa inyo yun. At ako po yung bunga nun, Mama. Sorry po kasi sinira ko yung buhay niyo. Yung buhay niyo na sana kasama si Kuya Carlos. Mama, I'm so sorry if I was a mistake to you. Kasi, don't ever say that. Look at me. Anak, you were never a mistake. And the truth is, ikaw ang sumalba sa akin. After that incident, namatay ang lola mo. Parang gusto ko nang mamatay. Pero nung dumating ka, nagkaroon ako ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang buhay sa kabila ng nangyari sa akin. Anak, you are my savior. So don't ever say sorry, okay? Sisiga ka. Itatanong ko ba sa'yo kung hindi ko ginawa? Sinindihan ko ito. Paewan ko. Eh siguro, baka hinangin kaya namatay yung apoy. Tsaka ano ba naman ang problema naman dyan, Kulas? Hindi mo nga dapat yan sinisigaan kasi darating naman yung truck ng basura bukas. Hindi mo nakukuha yung punto ko eh. May nilagay ko rito. Ano? Ano nilagay? Ano ba yun? Wala, hindi. Ba't dinasuro? Naguguluhan na ako sa'yo. Sabi mo, basura yan kaya mo sinisigaan. Ngayon may nahanap. Ano ba yan? Sa'yo eh. Ate, may tumatawag sa'yo. Sino? May unregistered number eh. Hello? Who's this? Hindi mo na kailangang malaman. Wala akong oras makipaghulaan. Sino ka ba? Huwag mong ibababa. May ebidensya ako sa pagpapagahasa sa'yo. Anong sinasabi mo? May hawak ako na CCTV video. At nakikitang dinudukot ka ng gumahasa sa'yo. Kung gusto mo itong mapanood, bigyan mo ako ng 5 milyon.